isipin mong mabuti. Pinigay na Sir Fred lahat yan? Nagulat nga ako eh. Bigla na lang siyang dumating. Eh, nalaman daw niya na wala akong pambayad ng ospital. Eh, sinabi ko. Eh, ko kasi napigilan yung sarili ko eh. Nagkita kasi kami pagkatapos ng rehab niya. Yun nga, di ko napigilan yung sarili ko. Nabulgar ko doon ko yung pagkamanyak niya. Ano? Eh, buti hindi kanya nireklamo, sis. Eh, totoo naman kasi, di ba? Pero alam mo, nung nakausap ko siya, parang hindi ko naman naramdaman na binabastos niya ako. Parang gusto talaga niya kami tulungan ni Ronron. Tutulong siya. Pero aasawahin ka. Kasi may gusto siyang makuha sa'yo. Ikaw, kaya ba ibigay yon? Tayong dalawa lang ngayon. Pero kahit dalawa lang tayo, hindi mo mararamdaman na may kulang. Lahat gagawin ko para sa'yo, anak. Wala akong hindi gagawin dahil mahal na mahal kita. Napakataas ng blood sugar niya. May diabetes po yung anak mo. Infected ang sugat ni Ronron. Dapat iwasan ang masugatan pa ang bata para hindi na umabot sa ganito. Ang mahalaga ngayon, prevention. I can do more for you, Luisa. Kung pakakasalan mo ako, hindi na magiging problema sa iyo ang lahat ng ito. Pwede nating ilipat si Ronron sa isang magandang ospital. I can get the best doctors for him. Kung tinanggap mo ang alokasyon ng Selenium, eh di sana wala tayong problema kahit ilang doktor pang kailanganin ni Ronron. Hindi masama maging praktikal, lalo na kung para sa anak mo, Luisa. Ipapangako ko sa'yo, gagawin ko lahat para sa'yo, anak. Sir Fred, may bisita po. Luisa. Delia. Po. Iwanan mo muna kami. Yes, sir. Nakapag-desisyon ka na. Oo, Sir Fred. Nakapag-desisyon na ako. Magpapakasal po ako sa inyo.